short yung Southeast Asia is an intergovernmental organization. Ang ibig sabihin ay hiwa-hiwalay na bansa ito na nagsama-sama para magtulungan on certain political, economic, and socio-cultural issues. As most of us know, it was founded in 1967 by five founding countries, including the Philippines, Thailand, Malaysia, Indonesia, and Singapore. And in the course of the decades, naisama din ang Vietnam, Brunei, Laos, Cambodia, and Myanmar. Itong AIPA is the ASEAN Inter-Parliamentary Assembly. Ito yung pagsasama-sama ng iba't ibang legislatura o kongreso o parlamentaryo ng iba't ibang member countries ng ASEAN. The idea is that this is important kasi marami doon sa mga pulisiya o mga patakaran na ng ASEAN ang mga kailangan ng para maisap katuparan ay kinakailangan iangkop din ito sa batas ng mga bansa kung saan sila ipatutupan. Ito naman yung sa youth representatives, the idea behind it is that we're also preparing our people for the future. So diyan natin inihahanda yung ating mga kabataan para pagdating ng panahon ay may sasalo sa pagpapatakbo ng ASEAN. And ngayon, sa murang edad nila, ay hinahanda na natin sila sa mga aktibidades ng ASEAN. Most of the policies, activities, programs, and projects of ASEAN would include the harmonization of governance. No? Kasi sabi ko nga kanina, magkakaiba yung bansa natin. So for coordination to happen, first of all, our young people should be familiar with how ASEAN works, how their own government works, and how to harmonize yung pagpapatupad ng mga pulisiya ng ASEAN sa kanya-kanyang bansa. Yung sa Business Advisory Council naman, usually this is the agglomeration of the business sectors of the different ASEAN countries, especially the chambers of commerce, mga business councils, and etc. Pangkabuhayan, negosyo, trabaho, income, production, that is primarily, of course, being led by the private sector, by the business sector. Yung programa ng ASEAN na sa simula parang nakalutang na policy for all 10 countries would have to be, sa simula policy lang yan, they would have to be realized. And the ones who are going to make that happen would be the economic sectors of our countries. Okay, ito mga related summits, ang pagkakaiba nito is that in the ASEAN plenary na tinatawag natin and retreat, ang nag-uusap ay yung 10 bansa lang ng mga miyembro. No? Dito sa mga other ASEAN summits with other countries, these are the summits, the meetings of the heads of state or heads of government ng ASEAN with heads of government naman, yung mga tinatawag nating dialogue partners, the external partners, yung hindi sila eksaktong miyembro ng ASEAN, pero cooperation partners sila, like Japan, China, Korea, of course the United States, Australia, New Zealand, India, Russia. Since katulong natin ang mga bansang ito at tumutulong sila sa atin sa community building in ASEAN in terms of political security, economic development, and also sociocultural and people-to-people exchange, importante na yung pakikipanayam natin sa kanila ay hindi lamang sa level of lower officials but also at the leader, at the level of their leaders, the presidents, prime ministers, kumbaga.